Amazing morning! Amazing morning! Ang hina, isa pa nga, amazing morning! Amazing morning! Yun, buhay na tayong lahat. Sino excited for the training? Yes, yung mga hindi nagtaas. Isa pa, sino excited for the training? Okay, okay. Before the training, magbibigay lang po tayo ng house rules. First, paki-silent po lahat ng mga phones. Kasi po, kapag may narinig kaming nag-ring, kukunin namin yung phone, ipaparaffle. Okay? Tapos, ang nakalagay dun sa name lahat, Glenn's Makilan. Sa akin mapupunta. Hindi, joke lang. Yan. Pangalawa po, pag nagtanong po si speaker, sagot po tayo. Kasi sabi nila, ang training nakadepende talaga sa audience. Hindi talaga sa speaker. Okay po ba yun? Yes! Ay, ang hina. Okay po ba yun? Yes! Ayan. Dapat ganyan para mas magandang ang pag-facilitate ni trainer, di ba? By the way, pakilala po muna pala ako. Ako po si Glenda Makilan. So, ang background ko po before, 7 years din ako call girl. Okay? Sa lahat ng mga nakaka-relate, BPO employee po. Pero, nag-OFW rin ako for 1 year. So, nag-work din po ako sa ibang bansa. Pero sa IM ko lang po kasi talaga na-experience yung kitang malaki. At the same time, tumutulong ka sa ibang tao. Amen? Yes. Ang hina. Ang hina naman. Totoo po ba? Sa IM lang may ganun, di ba? Yes. Yes, oo. So, today, yung training natin, actually, ang good news nun, hindi ako yung mag-train. Diba? Ang mag-train, isa sa mga pinaka-close kong mentor and isa sa mga reasons kung bakit nandito ako sa IM Worldwide. Okay? Siya naman, naging part siya ng Millionaires Club for 8 months niya lang win-workout yung business. Isa rin siya sa mga car achievers natin. Okay? And before, 12 years na rin yung nag-work. Pero ang malupit doon, yung kinita niya sa 12 years, dito kayang-kayang kitain for 1 year lang. Diba? Grabe yun, diba? Palakpak naman dyan, pinapalakpakan yun. Diba? Yan. At ang malupit doon, just today, very recently, siya lang naman po ang overall top 10 ng IM Worldwide. Grabe yan, diba? So, sino gusto maging top earners? Yes, diba lahat tayo? So, ang gagawin mo lang, makinig sa taong to. Diba? Kasi kung siya, diba, naging top 10 siya, possible na kayo rin once na gawin nyo kung ano yung ginagawa niya. Okay? Hindi ko na patagalin. May tuturo. Sino palang nakakaalam ng traditional clock? Konti lang. O sige, turo ko na lang po. Pag sinabing 1,000,000, papalakpak kayo, sabay sigaw, sabay padyak. Nakuha? Okay, practice tayo. 1,000,000? 2,000,000? 3,000,000? Okay, very good na. O sige, papakilala ko na yung speaker natin today. Bigyan natin ng 1,000,000! 2,000,000! 3,000,000! At milyong-milyong palakpak para kay Dr. Stephen Jardeleza! Ayun. Palakpak naman natin si Glenda. Eh, yung bigla akong ninervyos. Palakpakan niyo naman ako. Ayun, how are you there, guys? Musta? Okay kayo dyan? Ay, hindi rin eh. Wala. Ayun, so... Amazing morning! Amazing morning! Amazing morning! Amazing morning! Ayun, so... Ready na ba kaya? Sinong first time ako makita? Sino yung second time? Oh, wala lang. Oh, yung third time. Oh, yung lagi ako nakikita. Ayun. Kapitbahay ko kayo. Ayun, so, welcome pa, no? Pasok lang, pasok lang. May pangalto pa dito. Dito. Doon, pasok lang. So,
ano po talaga, background ko po kasi, dati ako sa call center. So, 8 years ako doon, trainer din ako doon before. Pero, trainer ako doon before. Pero hindi ganito kadami yung tinatrain ko. Kaya palakpakadin muli ako. Ayun. So, ayun. Buti naman dito wala akong i-check na papel, no? So, ang network marketing actually nakilala ko 3 years ago. So, dahil din kay Mentor Kat, which is siya yung QA ko before. So, nakita ko lang din yung network marketing because of her. And after 10 months na ginagawa ko siya ng part-time, 2 years na ako ngayon na full-time ginagawa yung network marketing. Sino gusto dito mag-full-time? Sinong gustong mag-full-time ulit? Yung gustong gusto. Yung bukas na gusto na mag-full-time. Ayun. So, kaya-kaya naman eh. Kasi kung yung ibang tao nga nakasama natin dito is nagagawa, so, posible magawa, no? Di ba, no? Nag-resign no one matrendering. Ayun. So, ngayong gabi, we'll be talking about how to seal the deal or power of closing. Sino dito may OTS ngayong araw? Walang OTS? May pay-in ngayong araw? Wala din, ako lang. Sino may pay-in ngayong araw? Ayun, no? Pakpakan natin, no? Yung pay-in, no? Yeah. Sino yung may pay-in kahapon? Para makabawi lang. Oh, wala ko si Bud. Si Chloe pa rin si Chloe. Kalimitan na ako yan, ha? Ayan, so, sino ba sa inyo yung nahihirapan mag-close ng deal? Yung, alam mo yung 100 na yung talk mo, wala pa rin pay-in. Sino naka-experience? Ramdam na ramdam kita, friend. Sino naka-experience ang gadaan? Ayan, yung sobrang ang dami mo nang tinutok, wala pa rin nag-jo-join. Bakit kaya, no? May naiisip kayo na reason kung bakit wala pa rin kayo naku-close na deal? Sagutin ko ba sarili ko? Tanong yun eh. Tanong yun. It should be answered. Yeah. So, for sure naman siguro lahat tayo na-experience yan, no? Yung maraming nagpapaasa, no? Hindi lang jowa, no? Hindi lang girlfriend, hindi lang boyfriend, hindi lang yung nililigawan yung nagpapaasa, pati client. Ang lupet. Client na nga lang, nagpapaasa pa. Diba? Yung marami kang nililigawan na client, pero hanggang ngayon wala pa rin na jo-join, diba? Ramdam na ramdam mo, pagka ganun ni Adam. Dagdagan mo nga sa bayan mo. Ayan. So, kaya siya i-discuss ngayon. Kasi baka meron lang tayo mga, alam mo yun, may mga kulang lang tayo na hindi natin nagagawa. Kaya hindi siya nakukomplete. Alam mo yung parang puzzle? Sino nakakita niyo ng puzzle? Ah, konti lang. Dito yun wala masyado. Ah, dito wala masyado. Nakakita niyo ng puzzle lahat? Yes! Yan. Pag nabubuo mo ba siya, nakikita mo yung picture ng puzzle? Yes! Pero pag may kulang, nakikita mo ba yung picture? Hindi. Parang ganun lang din yan eh. When you're going to close a deal, you have to complete the puzzle. Mm. English. Ganun. Sabi ko. Kailangan mo lang kompletuhin yan eh. Kasi baka may kulang sa ginawa mo na kaya hindi nag-pay-in yung client mo. Diba? Tumango kayo kasi nasa genealogy ko kayo eh. Ayan. So, yun yung pag-uusapan natin yun. Okay. So, what is closing? Ano ba yung closing? Ano daw? Bakit siya ganyan? Ayan. Back mo na lang kaya. Back mo muna. Sige, isa pa. So, what is closing? Closing, ano? What is closing? Closing comes from the root word, close. Yung totoo, yun ba yung pag-uusapan? Sinong may idea anong closing? Wala, wala. Sige, next na lang natin. Mukhang matatagalan tayo doon. Next. Pakibasa nga! Balik-balik muna ako eh. 1, 2, 1, 2, 1. Ready na? Yes!
One, two, three. Okay, so in your own words, close. Nahirapan. Ayan, so kumbaga, sabi nga nila, if wala kayong na-close na deal, wala kang sale. Ganun na siya kasimple. Pag wala kang na-close na deal, wala kang benta. It may not be na automatic magbibigay ng pera ngayon. At least you get the word of the person na magbabayad ako bukas. O magbabayad ako next week. Nakuha niya? Kung OTS, maganda yon. Alam niyo OTS? On the spot na. Nag-hyperventilate ako. So, pwede yon. Kung halimbawa on the spot, maganda yon. Sino ba yung ayaw ng on the spot? Sino gusto ng on the spot lagi? Ayun, napalakpak daw yan pag walang palakpak. Depende daw sa palakpak mo kung marami kang OTS. Kung mahina yung palakpak mo, konti ng OTS mo. Pag hindi ka pumapalakpak, wala kang OTS. Ayan. Ayan, very good, very good. Ayan, so, is either may magbayad ngayon or pwedeng magbigay siya bukas at is magbigay siya ng word niya ng commitment na magbabayad ako, masasali ako, or magjo-join ako. Diba? So, ganun po yung pag-close ng deal. Gaya nito, sino may gusto nito? Ayan, ano yung tipong pagising mo bukas, nag-post yung downline mo ng OTS niya, no? Sino yung gusto yung ganun? Yung pagising niya, bigyan may OTS. Yan, nasa ibang lugar ka, yung ibang lugar din na downline mo, may pay-in, ha? So, yung gusto ng ganun? Tapos yung may magde-deposit na lang, no? Mens, na-deposit na po. Baki-email na lang. Gusto yan, ganun? Sino naka-experience na ng gano'n? Yung ito ang bungad ng araw niya. Good morning! Good morning, 44-8! Gano'n, ha? Kasi na nito pa, ha? Nakabilang pa kung ilang yung 500, ilang yung 1,000. Naka-experience na lahat dito ng ganyan? Sino hindi pa? Hindi pa naka-experience. Okay, good thing na nandito kayo. Marami kayong ano. Magpapa-join pa lang. Kaka-join pa lang. Sige, at least ikaw yung nagbayad, no? Pero kapag lang mga natin, kaka-join pa lang, oh. Grabe. Hindi ka nga, ilang beses na nag-join, walang umaatin ng training, you know? Ito, kaka-join pa lang. Umaatin na ng training para bukas may maklose na deal, no? Ayun. Yung mga ganito pa, oh. Yan, mga taga Uganda. Nakita niyo to yung post na to ni Mentor Hino? Yes. Yan. Yung nasa Uganda na, yung nagpipayin. Hindi na siya, no? Tapos siya taga-tanggap na lang ng pera, i-re-limit sa office. Gusto niyo nang ganun? Yung hindi na ikaw nag-talk. Diba? Hindi na ikaw nag-present, ikaw na lang yung taga-tanggap ng pay-in. Sige. Kilala nga itong mga tao. Ayan, si Mentor Aya, si Mentor Claire, ayan, si Kuya Mike. Nakita niya sila araw-araw dito? Yes. Lagi may hawak na pera, no? Yes. Lagi nabibilang. I-next mo nga, oh. Yung nabibilang na naman, no? Hindi yan solitaryo. Okay? Hindi yan naglalaro ng baha. Pera yung binibilang, friends. Yeah? Gusto niyo may ganyan kayong leader? Yung tipong siya lang mismo kaya na magbayad sa sarili niya para sa mga pay-ins ng grupo niya. Tapos ito, na-experience niyo nagtotop ka. Kaya nagtotop ka, pa-close ka na. Anong gusto niyo yung mode of payment? Cheque ba? Credit card? Or cash? Mga gano'n, ha? Ay, may cheque ako. Naglabas ng cheque. Ano pakiramdam nung nag-invite? Alam mo yun, yung umangat bigla yung blood sugar? hindi yung blood pressure, eh, love blood sugar. Yeah? Umangat na dyan eh. May cheque, nagsusulat. Yeah? Tapos biglang wrong spelling, ginupit. Sulat ulit. Na-experience niya yung ganong excitement na may nagpe-pay in, sinusulat, I am worldwide 112,000. Yeah? Sino ang experience ng ganon?
Yung tipong hindi naman makali, para tanggapin yung cheque at i-deposit. Wala pa rin. Ako lang. Ganoon. Ayan. So, ito si Mentor Patsy. Kailangan ito si Mentor Patsy? Yes! Sino hindi nakakailangan Mentor Patsy? Ano nakakilala? Wala pa rin? Ayan. So, ayan o. Nagbabayad ng cheque. Ang ganda, no? Parang kaya nila nagagawa yan. Friend, sabihan kita. Chill lang. Ayan. So, paano kaya nila nagagawa yung mga ganyan, no? May idea kayo? Wala. Wala? Oo nga, kaya siguro nag-attend ng training, no? Eto pa yung sapa, no? Kilala na ito, si Aldrich. Si Mr. Aldrich. Ilang taon? 20? 23. Next mga Glens. Magkano yung PE na ito? Nasa 73,600. 23 years old, nakapag-close ng 73,600. Ilang taon ka na? Ayun. So, God knows, no? Ilang taon ka na? Ang point doon, kung siya nga eh, na kaya mag-close. Bakit? Nasa edad ba yung usapan? Pag nasa ganitong bracket ka na, marunong magaling ka na mag-close ng deal. Di ba? Wala namang ganun eh. Kumbaga, the point is, bata pa to sa'yo, pero nakaya mag-close ng deal. Tama? Gusto nyo din ba makapag-close ng deal? Yes! Yung araw-araw? Yes! Yung parang mangga, na araw-araw may bunga? Yes! Yung ganon, yung bigla ng bunga, ay may bumagsak, 112. Kasi ko, 44, punta ng office. Yung ganong pingin, yung tuloy-tuloy, gusto nyo yung ganon? Yes! Gustong-gusto nyo ba? Yes! Oh, next. So, what's the notice? Again, ano sabi natin? That's on-the-spot pay-in. Sino naka-experience na magpa-on-the-spot pay-in? Kung hindi man ngayon, hindi man nung isang araw, basta na-experience na. Na-experience na. Huwag mahiya. On-the-spot, nagbayad ng pera. Ano pakiramdam, Mark? Amazing! Grabe, heaven. Ah, heaven. Na-experience mo yung heaven. Yeah. Ano pakiramdam pag may nagbayad on-the-spot? Yeah, na-excite ka? Na-excite ka ba? Na-excite, no? Kung ikaw yung nagpa-on the spot, sobrang nakaka-excite, tama? Yes! Kung ikaw yung tumitingin sa nagpapa-on the spot, anong pakiramdam? Yun lang yun eh. Iba kasi ang pakiramdam na nag-on the spot ikaw yung nag-talk, biglang may nagbayad, tama? Tapos ikaw yung nasa tabi, may nagbabayad. Nag-on the spot, na tama? Makaibang feelings nun eh. Totoo ba? Yes. Naramdaman niyo yun? Yes. Once, twice, or thrice? Ha? Iba yung feeling, no? Grabe. Minsan, parang ano eh. Hindi mo na matansya yung sarili mo sa feeling mo nun eh, no? Totoo yun. Kahit naman ako eh. Na-experience ko yan na pag may nag-on the spot, parang nakakaingit. Na? Nakapanginayan. Bakit ako nagko-question ka na sa sarili mo agad, no? Na bakit siya? Ano bang meron? Parehas naman kami naka-t-shirt ng I am. Nagka-carcinian nyo. Ano po yung kaiba? Tama? Pero bakit pagdating sa kanya, nag-on the spot sa'yo, hindi? Yan? Alam mo, ganito lang yan. Kung anong nakikita mo sa mga taong nagpo-post ng mga pay-ins nila araw-araw, na mga on the spot nila araw-araw, it's not an easy road to take. Tama? Na-experience nila yung kayo? Oh. Alam nyo ba na ano to, touchscreen? Ay, hindi nyo alam. Ay, nagbago na kaya. Nagpalit na kami ng technology dito. Rejections. Ang daming rejections yan bago magkaroon ng isang on the spot. Ang nakikita lang kasi natin is yung magandang nangyari na may on the spot. Ikaw ba naman i-reject ka? Ipo-post mo? On the spot rejection. On the spot umayaw. Yeah? Hindi mo ipo-post kahit gustong gusto mo. Yeah?
Pero aminin natin, totoo yan, kahit ikaw siguro nag-experience ka na may on the spot ka ngayong linggo, isa, or may pain ka isa, pero ang daming taong nag-reject sa'yo bago nangyari yan. Pero ang maganda dyan, hindi lang ikaw nakaka-experience nun, pati yung mga nakita natin. Totoo? Yes. Ang daming challenges na, siguro ang daming mga pilosopong nakausap nun bago lang may nag-take na isa, no? Experience nyo? Yung lahat na lang ng sagot mo, may sagot din siya. No? Sino naka-experience ng ganun? Yung parang gusto mo na lang tumayo, yung totoo sa... Ang mag-uusapan natin, yung... Yung chili garlic namin. Ano ba? Diba? Ang daming challenges. Kaya, pag tayo, may nakikita tayong mga members ng IM na may napopost na gano'n, be grateful and be... Congratulate nyo yan lagi. Kasi, sobrang hirap bago magkaroon ng isa. Yes. Tama? Sobrang daming rejections bago magkaroon ng isa. Kung hindi lang ito ilalive, ikukwento ko yung nangyari sa amin ng ate ko. Kaso member yung ate ko eh. Alam mo yun? Wag na lang, next time. Yeah? Ang daming challenges. So, to have a close deal, you must first, eto. Pakibasa nga. Practice by prospecting and proper scheduling. Now, tanongin mo yung sarili mo, bakit wala kang pay-in? Bakit wala kang on the spot? Eto ba ginagawa mo? Are you practicing how to prospect and how to set proper schedules of appointment? Sino makakapagsabi, oh, perfect mo yan? Wala? Sino makakapagsabi na hindi ko masyadong gamayan? Eh yung wala pa rin kahit anong tanong ko. Diba? Kumbaga, kung ikaw mismo, nahihirapan ka mag-prospect or wala kang prospect list, kaya wala kang pay-in. Sino may prospect list? Sino may prospect list na iniiwan sa bahay? Sino may prospect list na dinadala araw-araw nasa bag niya? Dapat dala-dala niya araw-araw. Diba? Pag may prospect ka, alam mong narinig ko lang sa isang training, most of the people na nag-join actually, kung mapapansin mo, pag nag-share sila, kasi kinulit ako ni ano eh. Kasi, nag-join ako kasi kinulit ako ni Nel. Nag-join ako kasi kinulit ako ni ganito, ganyan. Ang point doon, perseverance. Kaya nag-join. Porsigido kasi yung nag-invite eh. Kaya nag-join. Tama? Sino dito kinulit lang? Nag-join, naging top earner. Ay, wala. Ako lang din. Marami ganun. Pag nagmamam, pansinin mo. Diba? So, dapat may prospect list ka. Alam mo yung ginagawa ng iba sa prospecting, they categorize their prospects. Ikaw ba kinakategorize mo? Categorize from the root word category? Categorize mo yan dapat. Kung baga, kunwari, eto, category A. Eto yung mga may pera, tsaka positive sa business. Ginagawa niyo ba yun? Yes or no? Yes. Category B. Eto yung mga may pera, pero ayaw sa business natin. Ginagawa niyo ba yun? Yes. Category C. Eto, sample lang to. Kung may iba ka pang category, okay lang naman. Ito yung mga walang pamuhunan, pero tingin ko gagawan niya ng paraan kasi magugustuhan niya yung business. Category D, ito yung mga wala nang pamuhunan, wala pang kapasuy. Alam mo yun? Wala lahat. Alam mo yun? Wala nang pamuhunan, nega pa. Ginagawa niya ba ito? Ito yung matitip ko, kung gusto mo mag-practice mag-talk, ito practicean mo. Hindi mag-jo-join naman yan eh. Pag-practicean mo na. Pre, ganito, walang problema pre, walang commitment. Pakinggan mo lang to. Kaya, ito pag-practicean mo kung gusto mo gumaling. Ito pag-practicean mo. Tingnan natin kung ma-reject ka ng 10 mga to kung hindi ka pag-gagaling sa next mo na talk. Make sense? Ha?
Eto, malulupit mga tanong nito. Malulupit mga tanong mga to. Eto? Ay, naku, may kakilala ko. Ang pangalan. Malulupit mga tanong yung mga to. So, kung gusto mo ma-practice pa paano mag-rebut, pa paano sumagot ng tama, best person na pa-practicean mo, hindi naman yung mag-jo-join eh. Pag nag-join ka, edi, good job! Pero ang purpose natin is para ma-practice mo yung pagko-close mo ng deal, pagto-top mo. Kaya importante, marunong ka mag-prospect. Diba? Ano yung mga options mo para maghanap ng prospect? Isa na is Facebook. Yung contacts nyo ba sa cellphone nyo, tinignan nyo ever since? O hindi na, puro Facebook na lang. Diba? Tingnan nyo rin yung nasa phone book nyo. Okay? Yung nasa phone book nyo kasi, mga tao din yun eh. Na nag-aarap din ng negosyo, yung iba dyan, walang Facebook. Tama? Pero yung iba dyan, ng mga walang Facebook, naghahanap ng negosyo. So kung paano nila malalaman na may negosyo ka, eh wala nga silang Facebook. Diba? Try to identify the list of contacts you have on your cell phone and categorize them on your prospect list. Make sense? Para araw-araw, kunwari may 10 ka ngayon na prospect. Kunwari, gano'n kang, naalala ko ito, may kwento ko about sa isa naming leader. Tinuruan namin about prospecting. Alam mo yung notebook niya, 500 na tao. Nilagay niya, seryoso, 500 na tao, nilagay niya sa prospects niya. Ganun kadami yung connections niya. And you will never know na ganun kadami yung connections mo hanggat hindi mo nililista. Saan ang galing yan? Tama, di ba? Kasi minsan sasabihin mo, kasi ano yun. Lahat na talaga. Grabe. As in lahat na. Kinausap mo lahat. Grabe lahat na app. Wala talaga eh. I've exhausted all my efforts, my connections, and all. Wala na app eh. Ubus na talaga eh. Ubus na. Kunin mo yung cellphone, ikaw maghanap. Ito, kontakin mo to. Di ba? Yung mga ganyan kasi minsan, hindi lang nila alam ang maximize ng resources nila. So dapat ikaw, i-maximize mo yung resources mo para meron kang prospect. Ngayon, pag may prospect ka, kailangan proper scheduling. Hindi yung ngayon mo ko sinabihan ang talk alas 12. Alam mo yan? So kung gusto mo mag-OTS yan, malabo yan. Diba? Tama? Malabo mag-OTS yung mga biglaan. Sino dito yung gusto magpasend ng appointment yung agad-agad? Yung biglaan. Sino yung laging ganon? Sino may ganong downline? Ay, taray. Magaling. Diba yung mga laging nagpapasend ng talk, umaga sasabihin, tapos tanghali na yung talk. Sino may mga ganong mga downlines? Ayaw umami mo, ayaw umami. So marami na may na-experience. Marami, nabilang ko. Dami. Dami naka-experience ng ganun. Ayun po. I mean, nag-release hand pa doon. Dami nila. Di ba, na-experience natin lahat yun eh. Kaya, ikaw mismo, na-experience mo din na may nagpa-set sa'yo ng schedule na biglaan, hindi naging effective. Tama? So, kung gusto mo magkaroon ng on-the-spot or magkaroon ng close deal, huwag ka mag-schedule ng biglaan. Kailangan proper scheduling na nadidiscuss naman siguro yan sa atin lahat, no? Yung sa manual. Narinig na yung manual natin? Yes. Yung mga bago dito? So, yun. So dapat, ischedule mo ilang days ahead? 2 days ahead? Ba't sa amin, 1 day lang? So, ischedule mo 1 or 2 days ahead. Yeah, para ma... Set natin ng maayos. Deliver tea up properly. Sino yung marunong mag-tea up? Sino first time marinig yung tea up? Sino narinig na dati yung tea up? Ayan. Sino marunong mag-tea up? Sino hindi pa nag-tea up? Yan, i-practice niya siya. Kasi alam nyo, yung tea up palang minsan, pingin na eh. Sino naka-experience ng ganun? Ang dami may na-experience ako one time kay Mentor Marlon na talk. Na tini-up siya. Alam, member na rin kasi.
So sabi niya, nung tinutok pa lang siya, simula pa lang gusto niya na magbayad. Alam mo yun? Hindi mangyayari yun kung hindi maganda yung pagkaka-tiap sa magtotok. Sino ba tinitiap natin? Yung mentor natin na magtotok ng business. Huwag mo itiap yung kliyente mo. Okay? Grabe to, boss ko to dati. Magaling to, ah. Oh, boss ko to eh. Pag ganun, friend. Pag ganun, walang close deal dyan. So, kung gusto mong effective na close deal, galingan mo yung pag-tiap sa pinaka-upline na magtotok. Okay? Maraming ganyan. Maraming may encounter mo na ganung talk na yung mismong pay-in, gusto na mag-pay-in, wala pa yung presentation. Meron kami na experience naman namin sa isang talk namin one time. Yung gitna pa lang ng talk, tumayo. Seryoso? Tumayo. Nagtotalk si Mentor JC yun eh. Tumayo. Umalis. Pagbalik may dalang pera. Nagbudula na pala. Alam mo yun? Gusto niya ganon? Yes! Yung, hindi, huwag mo natatapusin ko muna yung talk. Kung kaya mong gawin na ganon, gawin mo. Pero kaya-kaya yan, basta ma-deliver mo na maayos yung pag-tiap. Ano bang purpose ng tiap? Hindi naman niya para iabang si mentor, tama? Kung gano'n yung pag-tiap mo, kaya siguro. Kasi mali yung pag-tiap na iiabang mo si mentor. Ano bang normal na tiap natin? Dapat malamdaman ng client mo na yung magtotalk is kailangan niya pakinggan. Kasi magbe-benefit siya sa sasabihin ng magtotalk. Regardless man kung bata yan, matanda yan, undergraduate o kung ano man. Or Jollibee crew yan, or call center trainer. Dapat ang maramdaman ng client mo is yung pagdating ng magtotok, pag shake hands, alam mo yun yung gaganito siya, eto ba siya? Siya ba yun? Alam mo yun, ganun dapat yung pakiramdam? Pag ganun yung pakiramdam ng client mo, hindi malabo na umpisa palang close deal na. Kasi ang closing natin, hindi naman yan sa dulo lang eh. That is not just about, dahil last part ng presentation, doon ko lang dapat gumaling. Yeah? Simula pa lang dapat, onset, dapat magaling ka na. Diba? Ilabas mo na yung lahat-lahat mo. Diba? Dapat dito pa lang, nakuha mo na yung attention niya, nakuha mo na yung buy-in niya. Wala pang produkto, wala pang food cart na pinag-uusapan, wala pang marketing system, sa tao pa lang magtotalk sa kanya, buy in na. Alam mo yun? Okay na ako. Huwag na tayo mag-usap. Magbaba. Alam mo yung gano'n? Gusto ko ng gano'n. Yung ako nag-talk, tapos, Mets po, huwag na. Magbabayan na ako. Alam mo yun? Dapat gano'n. Pero mangyayari yan kapag magaling yung pagkakatiap natin kay upline. Gusto niya ba nun? Yes. Ayan. Pero you have to practice how to tia properly. Okay. Tinuturo naman niya sa manual eh. So, pwede niyo na lang siguro kausapin yung upline niyo or mentor niyo para maituro sa inyo ng detalye yung paano mag-deliver ng tia. Next is, build. Everybody say? Rapport. Again? Rapport. Once again? Rapport. One more. Okay, negosyante tayo, medyo high-end yung produkto natin, malalaki yung income, dapat tama yung pagkaka-pronounce, okay? It's rapport, ha? Okay, clear ba tayo doon? Kasi minsan may narinig ako nagtotok, nagra-rapport. So, it's important na dapat pati doon, medyo okay tayo. So, build rapport before the presentation. Hindi yung pagdating mo, kunwari ikaw nagtotok. Pagdating mo, biglang ganito pa yung background kasi ng company natin. Actually, ito yung presidente namin. Ganun na agad. Sino ang experience ng gano'n? May na-witness ako ng gano'n na down na yun. Yung pagkaupo pa lang namin, hi ma'am, asya po yung totok. Ito po yung background ng company namin. Ganun na agad. Diba? So, para makuha mo yung loob ng tao, you have to build rapport. Kumbaga, anchor yourself to that person. Make a connection. Hindi mo yung kakilala eh. Paano makikinig sa'yo yan kung hindi mo pa nga pinapakilala sarili mo, hindi mo pa nga binibigyan ng idea kung anong background mo. Alam nga ganun? Nakuha ba? Ayan. So, sino nahihirapan mag-build ng rapport?
or magkaroon ng connection sa client niya. Yung grabe excited ka, pero hindi talaga maramdaman eh. Yung nagtotok ka, sobrang excited ka, pero hindi maramdaman kasi merong, alam mo yan, may nakaharang talaga sa'yo na parang hindi ka komportable sa kliyente mo. Sinong nahihirapan ng ganun? Wala. So lahat magagaling. Meron kasing tinatawag na, pakibasa, charisma yan. Charisma. Hindi, charisma yan. So, charisma. Yeah, may tao na pinanganak na may charisma na talaga. Tama. May kakilala ko yung mga ganun. Yung tipong lagi sinasabi, grabe, parang friends na tayo forever talaga. Parang 1 hour na kami nagkakausap dito, pero grabe, napaka-tinatuhong talaga. Yung mga ganun kausap, di ba? Yung kahit ayaw mo siyang kausap, pero pag nandyan siya, laging parang ang gaan-gaan niya kausap. Nagiging light yung situation, yung environment, because of that person. Yun yung masasabi natin na may inborn talaga na charismatic. Sino dito masasabing charismatic siya? Taray! May gumanan ah! No? Medyo nagalay, parang makulog yata ako. Right? Meron may inborn na may charisma na talaga eh. Di ba? Pero meron kahit anong pilit mo, wala talaga eh. Walang effect. Di ba? Kahit anong charisma mo talaga, wala talagang lumalabas eh. Di ba? Pero alam niyo ba that it can be learned? Did you know? Na it can be learned. Yung charisma. May mga techniques. Hindi man natin masasabi na may charisma ka na agad noon, pero at least, yung taong kausap mo, nagiging komportable sa'yo. When you're on a business presentation, you don't have to impress or to be an impressive person to your client. Hindi naman kailangan ganun eh. Yung pa-impress ka lang, hindi kailangan ganun yung goal mo sa rapport. Ang goal mo sa rapport is yung taong kausap mo, ma-impress siya sa sarili niya. Yun yung masasabi mo, nagkakaroon ka ng charisma sa kanya. Kasi kahit hindi ka komportable sa kausap mo, nagiging komportable siya sa'yo kasi you're making her comfortable with you. Tama ka ba? Pero yun yung pinakamahirap eh. Paano? Ngayon, yung pag-uusapan natin closing, hindi naman yun eh. So research kayo. Pero may mga ituturo akong tips. Kumbaga, hindi naman siya pambobola. Kasi you can always say na, ay, pangit ng damit mo, friend eh. Pero alam mo, may maganda akong pwede mo pang itry. Alam mo yung mga ganang tipo? Kasi yung iba, pambobola na talaga yung, pangit ng damit mo, friend. Bakit ba yung damit ko? Mga ganang, kung nalang tatanong. Sasabihin, ganda, friend. Grabe, ganda. Pero yung, alam mo yun, at the back of your mind, hindi talaga maganda. Pero you're just making him or her bola para lang maging magaan siya sa'yo. Or maging magaan yung pakiramdam niya sa'yo. Pangit naman yung ganon. Yeah? Pero there's always a good way para gawin yun na mas maganda. Okay? So sa YouTube may makikita din kayo doon. At isa sa mga nakuha ko ng mga techniques actually, ito galing to kay Tony Robbins. Kilala si Tony Robbins? Hindi rin. Si Poy. Yeah? Si Tony Robbins, may tinuro siya sa isa niyang training. Ito yung mirror and match technique. Ito yung isa sa mga technique na ginagawa niya para magkaroon ng maging komportable yung kliyente niya sa kanya kahit siya hindi. Alam niyo yan? Na-try ko to ilang beses na sa mga talks ko na totoong nag-work siya. Yung tipong, alam mo yun, may one time na talk ako na sobrang ito yung mga klaseng tao na ayaw ko pausap. Pero wala akong magagawa kasi ito yung kliyente ko. So you have to make that person feel comfortable with you. So ginamit ko yung mirror and match. Alam mo nangyari, siya yung maraming kwento. Siya yung maraming, alam mo yung nag-open up siya sa akin. Ang ginawa ko lang yung mirror and match. Paano siya? Example. Pwede ka kasi mag-mirror and match in different ways. Pwede ka mag-mirror and match in usage of words. Alam niyo ba yan? Kunwari, kausap ko, masyadong technical kausap. Alam mo yun? Ah, yung internet kasi namin, it's an optic fiber. Yung mga ganang kausap mo, di ba? Sabayan mo ng mga ganyang terms.
Sabayan mo din yung mga technical, kahit hindi ka technical. Bigyan mo, actually, yung ano namin, yung modem namin sa bahay, it's actually a gateway. Sabayan mo ng mga ganon. Kung ano yung kausap mo, medyo richy-richy. Pagkakausap, pansinin mo sarili mo. Pag may kausap ka, medyo nagpapasosyal, nagpapasosyal ka din. Tama? That's mirror matching. Na? Nagkukonyo-konyuhan yung kausap mo, nagkukonyo-konyuhan ka din. Tama? Sinong hindi naka-experience nun? For sure, na-try nyo yun. Na? That's mirror matching. Minamatch mo din yung mga terms na ginagamit nila. Di ba? That's one. You can also do mirror matching through tone of voice. Kunwari, may pasyente ka. Ikaw yung doktor. May problema yung pasyente mo about sa, kunwari, may sakit siya. Yeah, so, syempre, magbabayad siya ng bills kasi nagpa-check up siya sa'yo. Yeah, so, kunwari, sabi nga sa'yo, Doc, walang pang bayad eh. Okay lang bang next week na lang? Pwedeng, ano lang, kiss na lang, Doc. Ganun na nga rin yung pasyente mo ganun. Ang doktor, ito yung sagot niya. Grabe naman! Next week! Hindi pwede yung ganyan! Pag napacheck up, bayad agad! Tingin mo magkakakoneksyon kayo? Hindi na. That's not mirror and matching. Pero try mo i-follow yung tone of voice ng kausap mo. Ganun ba? Same words ha? Hindi kasi pwede. Kasi pag napacheck up ka dito, okay lang, bayad ka agad. Tingin mo magkakaroon kayo ng connection? Nakakuha? Tone of voice ang yan. Pero nagkakaroon ka ng connection. Di ba? Pwede din yung actions. Kaya ako nari, may mga talk ka, di ba? Nakaupo kang ganyan. Yung client mo nakaganyan, no? Teka lang yung bellbottom ko. Nakaganyan mo na yung client mo, nakaganan. Ya? Try mo din kopyahin, pero huwag yung... Alam mo yung agad-agad? Chill lang, friend. Medyo swabbing move, di ba? Pwede ko nari, nag-uusap tayo, tapos biglang... Yan nga eh, kasi kung sa... Ayan talaga maganda eh. Lupet eh. Kumpara mo sa ano? Doon? Ha? Tapos okay eh. Okay talaga magaling talaga. Lahat na yung owners namin. Alam mo yan? Doon minsan nagiging komportable eh, yung tao. Pag kinokopya mo. Pero don't make it obvious. Huwag mo ma-obvious, friend. Di ba? Di ba may table dyan, gumanon yung client. Ganun ka din agad. Huwag naman gano'n. Yeah? Pag gumanon yung client, medyo isa lang muna. Pero alam mo yun, tansyahin mo yung sarili mo na makita mo sa kanya na ay hindi niya ako nahalata. Di ba? And it's not going to happen in a snap. It takes practice para mangyari yan. Yun yung technique na ginamit ko noon na hindi ko makalimutan sa Boss Coffee sa Glorieta 5. Yun yung talk na yan eh. Di ba? Pero naging komportable yung kliyente ko sa akin kahit ako hindi pa rin. Pero ano bang goal mo sa talk? Yung ikaw yung maging komportable sa kanya? Di ba hindi naman? Yung siya muna. Pagka-join niya, dyan muna palagin. Joke lang yun ha. May nakatukuha ba? So pwede ka mag-mirror and match sa tone of voice, sa mga words, sa actions. Pero hindi naman kailangan na sabay-sabay mo yung tatlo. Kahit isa lang dyan, makuha mo. Magkakaroon na yan ng comfort sa'yo at makausap ka. Are you still with me? Yes! Okay. Couples and partners must be both present. So kung gusto mo ng close deal at para hindi mo marinig yung mga tanong ng kakausapin ko muna yung asawa ko. Papaalam ko muna sa asawa ko. Kung ayaw mo ng mga ganong sagot sa closing mo, isama mo yung mag-asawa pag magtotok kayo. Kung hindi available yung isa, kailan ba siya available? Bukas, pwede. E dito mo siya i-set. Di ba? Para isang bagsakan na lang yung tanungan, not unless kung etong isa sa kanila is the decision maker. Kunwari, etong babae, siya talaga yung decision maker, whatever man yung decision niya, okay lang si husband, okay lang yun. Pero kung alam mo sa sarili mo na yung client na to, hindi yan magde-decide hanggat wala yung decision ng isa, then bring the other person around. Okay? There? For food card, all questions?
So bago ka mag-present ng marketing plan, kailangan tapos na yung food cart. Yeah, may nagpe-present pa ng food cart dito. Siyempre, kailangan yung present food cart yung business natin. So, i-present natin yung food cart sa first part. And then, sa latter part na natin, o yung mga products natin. Then, the latter part, tsaka muna i-discuss yung marketing plan. Kung may mga tanong sila about the products and the food cart, doon muna itanong bago mo i-start yung ways of earning natin. Okay? Complete the presentation and close and seal the deal. Okay? So, importante na yung familiar ba sa ABC rule? Sino si A? Advisor C, upline, or si mentor. Sino yung B? Bridge. Yung bridge, siya yung na? Invite or nag-refer. Sino yung C? Si client. So, yung bridge dapat should have the most part in closing. Diba? Hindi yung bridge, siya na ngayon nag-refer, hindi mo na nga ito kakilala yung kausap mo, tapos siya, tahimik lang all throughout. Diba? Malabo magkaroon ka na close deal nun. Okay? So, kailangan yung closing, it's not just about upline or si mentor lang yung magpo-close ng deal. It should be a tandem with the bridge. So, kailangan maganda yung tandem nyo ni upline mo tsaka ni bridge para maging smooth yung closing part niya. Okay? Clear ba tayo? Next! Ayan. So, do's of a closer. What's on your mind? So, eto may isa na experience ko na before na alam mo yun, ang dami kong tinotok pero wala nagjo-join. Parang na-realize ko lang eventually, siguro dahil lagi ko iniisip yung 5,000 next week pag nag-join to. Alam mo yun, kausap ko siya ngayon. Grabe ang ganda, sir. Join ka na ngayon para ano. Pero sa utak mo, binibilang mo na yung commission mo next week. Alam mo yun? Experience na yan? Ayoko, ma'am, eh. God knows. Yeah? Pero actually, kung ganun ka mag-isip habang sa presentation, mararamdaman niya ng tao. Kasi it will show and it will, marirelay mo yan sa words mo eh. Alam mo yun? Yung mga ginagamit mo na words, parang pera-pera lang. Alam mo yun? Ganun yung mararamdaman niya. Dahil sa sinasabi mo. Pero kung hindi mo yan iniisip, hindi niya yan mararamdaman. Diba? So, dapat, kung anong mindset mo habang nag-close ng deal ka, yun yung i-guard mo. At dapat yun yung maparamdam mo sa kliyente mo. Okay? You have to trust the system. You have to make sure na pag nag-close ka, is confident ka. Confidently beautiful ka with a heart. Alam mo yan? Joke kaya yun? Tumaw. So, trust the system. Dapat confident ka. Di ba? Ako, inaamin ko yan before, pag nagko-close ako ng deal ko, nagbibigay na ako ng form. Alam mo yun, naririnig sa boses mo na parang nag-aalangan ka. Alam mo yun, minsan pumipiyok ka pa, yung parang, na, yung mga words mo, hindi maganda, hindi strong, tapos pati yung voice mo, yung tone of voice mo, parang nanginginig na. Di ba? Kasi nga, nahihiya ka eh. Bakit ka mahihiya sa in-offer mo? Nakakahiya ba mag-offer ng food cart? Nakakahiya ba i-offer yung marketing system na nagbibigay ng 200,000 per week? Nakakahiya ba yun? Bago ka mag-close ng deal, you have to embrace the fact that you're a networker. Make sense? Hanggat hindi mo yan ini-embrace, hindi ka makapag-close ng deal. Hanggat hindi mo na-feel sa sarili mo, networker na ako, hindi na ako trainer sa center. Alam mo yan? Hanggat hindi mo yan nararamdaman, hindi mo yan makapaparamdam sa taong kausap mo. Na-excited ka sa kanya, sari ka na, ang ganda ng system na yun eh. Diba? Pag ikaw nauna, talaga mamalalagyan ka ng spillover. Alam mo yan? Kailangan panindigan mo, tiwala ka sa sistema. At huwag na huwag ka magpakita na nahihiya ka. Kasi pag naramdaman niya ng client, ibig sabihin nakakaya yung offer mo. Tama? Hindi yan mangyayari at hindi yan mararamdaman ng client mo kung ikaw mismo hindi ka nahihiya sa ginagawa mo ngayon. Make sense? Hanggang may hiya ka pa ni konting hiya lang dyan sa ginagawa mo, hindi mo magagawa yung ginagawa kanina nung nasa pictures.
hindi ka magkakaroon ng ganong unlimited na OTS, unlimited na pay-ins. Kasi hindi ka pa confident sa ginagawa mo eh. Hindi ka pa buo. Kumbaga, hindi mo pa na-embrace yung fact na you're a networker. You're selling food cart. You're selling Garcinia. And you're selling IAM Worldwide System. Yeah, kailangan dun ka muna magsimula. Para pag nag-close ka na, alam mo yan, confident ka na talaga. Yeah? Be aggressive, but don't be pushy. We want to be pushy, tama? Gusto natin na pag nag-join yan, join yan dapat. Gusto natin ang pushy. Pero that's not good in our business na pushy ka. Salesman ang datingan mo yan eh. Para ka lang din yung nasa mall. Diba? Yung naglalakad ka, habol ng habol. Sir, sir, ma'am, sir, ma'am, sir, ma'am. Sir nga ako. Alam mo yun? Sir, ma'am, sir, ma'am. Sir ako eh. Yung mga ganang naghahabol. Yung kasi yung mga tipong aggressive na pushy pa. Pero, hindi mararamdaman ng client mo na pushy ka if you follow the ABC rule. Make sense? Try mong makipag-tandem sa nag-bridge. Tapos galingan nyo mag-closing. Kahit sobrang pushy nyo, hindi yan mararamdaman. Kasi may tumutulong sa'yo, nakakilala niya. Pero pag ako lang yung apply, tapos ako lang yung nagpo-push, talaga maraming, walang pinagkaiba to sa ibang networking. Da? Kasi ganun yung laging sinasabi ng iba, no? Yung ibang networking na nakakusap ko, laging hindi ako pa pwedeng tumayo eh, hindi ako nabibigyan ng pera. Da? Ayaw natin ng ganung impression. So kung ayaw mo ng ganun, follow ABC rule. Be aggressive, but don't be pushy, and to show that to your client, make use of the ABC rule. Makipag-tandem ka kay mentor. Be confident and positive. Hindi yung confident mo nga eh. Ang confident mo mag-talk, mag-close, magbigay ng form. Alam mo yung confident ka, pero at the back of your mind, parang wala mo ng pera to, parang hindi naman mag-juicate. Alam mo yun? Parang napangitan kanina sa sinabi ko. Ando na eh. Yun yung sinasabi ko na may kulang sa puzzle. Di ba? Kompleto na sana, okay na eh. Kaso yung belief system mo, hindi eh. Alam mo yun? So dapat, isabay mo yan. Confident ka na, dapat positive ka, kiniklaim mo na dapat na magpipayin yan. Hindi mo naman yan in-invite dito sa office para makipagkwentuhan lang ng food cart, tama? Ano itong purpose mo? Makita yung food cart, magustuhan niya, magbayad siya. Mag-avail siya ng package. Yun yung isipin mo. I-claim mo na yun para pagdating ng closing mo, is ramdam mo na na ay magjo-jointe. Alam yan? Yung confident ka na nga, sobrang positive ka na na talagang mag-go siya sa system. Sino pa naman ang aayos sa sistema ng IM? Tama? Imagine mo yung pinasapphire mo lang itong isa. Tapos pag na-max out niya, may pa 10% ka. Tapos kung bumili na ng Garcinia, hindi mo naman down, alam mo yung down the line na, may 1% ka pa. Sino ba naman aayaw, no? Tsaka may food cart, hindi food cart na talaga ako, biglang may na-refer. Alam mo yun? Sinong aayaw sa sistema natin? Diba? Sinong aayaw sa business natin? Kaya dapat dito, positive ka and confident pag nagko-close ang deal. Make sense? Ngayon ba medyo nare-realize nyo na kung anong medyo kulang sa closing niya? Yes. Ngayon nanginginig ka, no, Sean? Nanginginig si Sean. Na? So mga naiintindihan niya siya lalo. Be sincere. Make them feel you will help, then you should do it. Yeah? Make them feel na tutulungan mo sila. Pero don't just end there. Kailangan, if you commit something during the presentation, make sure to deliver that even after the presentation. Kasi maraming ganun eh, yung mga false expectations. Join ka na ngayon kasi ano eh, ganito ganyan. Pag nag-opening ka ng food cart, andun kami, maglalagay kami ng balloons. Bigla nag-opening mo food cart, wala ka. Alam mo yun? Kasi minsan, yung mga ganyan sinasabi mo, nakakadagdag yan sa kanya na may excite siya lalo. Di ba? Nabivisualize niya yung opening niya. May mga mastang, may kamaro. Alam mo yung mga ganon? Tapos sinabi mo sa presentation na ganon. Tapos yung mismong araw na wala ka. Di ba? You have to deliver what was promised. Make sense? Kung ayaw mo pagka-join yan, sisihin ka,
make sure you deliver what was promised. Clear? Ayun, mga nakangiti na, no? Feel ko may mga nagawa ito. Yeah? And make sure na sincere kapag sinasabi mo yung mga yun. Hindi lang para lang na gustuhan niya lang yung sinabi mo, pero yung alam mo yung nanggaling talaga sa ikabutulan ng balud-balunan mo. Alam mo yun? Yung ganun talaga yung pakiramdam niya. Yeah? Never promise anything that you can't deliver. Kunwari, eto, join ka na ngayon. Bukas may mag-join, kapitbahay ko. Downline mo na yun. Eh bukas, walang nag-join na kapitbahay. Yeah? Totoo? May nangyayari bang ganun? Biglang eto nag-pain sa'yo, hinanap ko si Jenya niya. Wala naman. Yeah? You're setting the wrong expectations. Yeah? So kung gusto mo talagang effective na closing, kailangan you should never promise anything kung hindi mo naman kayang i-deliver. Okay? Third party approach. Ito ginagawa natin ito most of the time, no? Kasi yung iba, ganito ang mindset kasi natin minsan eh. Yung upline lang yung makakapag-close niyan. Pag wala si upline talaga, hindi yan maku-close. Kahit gano'n ako kagaling, hindi ko yan maku-close. Tama ba yan? Tama? O, may umoko talaga yun. Tingin nyo ba, kayo lang, kaya nyo mag-close ang deal kahit wala yung upline? Kaya. Actually, si upline, tagapak lang. Ang tao nag-join, hindi dahil kay upline. Tama ba? Dahil sa you. Dahil sa taong nag-refer. Kasi may tiwala yung tao eh. May mga ganong tao, di ba? Na kunwari, pag eto talaga nagsabi sa akin na may negosyo, alam ko talaga perfect yung negosyo na yan eh. Kaya pag siya talaga nagsabi, join na ako kahit hindi ko pa naririnig. Alam mo yung ganon? Dumating sa talk, narinig si upline, nakita yung system, mas nagustuhan. Pero hindi yan sumali lang dahil kay upline mo. Make sense? Sumali yan talaga dahil sa'yo. Di ba? So, okay lang din na magpa-share ka kay upline. Pero wag lagi yung tipong, alam mo yon, yung si upline lang lagi yung inaasahan natin para may OTS. Kasi may mga nakikita naman ako na walang upline pero may OTS. Na? Nakita niya yan, mga ganda nagpo-post. Wala yung upline pero may OTS, may pay-in. So, ibig sabihin, kaya natin. Pero additional na lang yon pag andyan si upline. Kung yung tipo talagang konti na lang eh. Alam mo yung isang ganun na lang talaga, sasali na, doon ka na manghingi ng tulong. Yeah? Hingi ka na ng tulong kay upline. Ah, ka-share naman ako. Bakit tayo may mga sharing? Bakit kailangan marinig ng ibang tao yung kwento mo about your experience sa IM? Bakit? May idea ba kayo bakit tayo nagpapashare? Para ma-inspire? Maka-relate? Yun yung mga reasons kung bakit tayo nagsasharing. Di ba? Kumbaga kung eto, marinig niya yung kwento kunwari ni mentor ka at single mom din siya, so baka maisip niya din na kaya ko din to for my kid. Di ba? Well, marinig niya yung mga kwento nila mentor Marlon, na? Nila mentor Peachy, baka ma-realize niya na, hindi malabo pala na pwede din mangyari sa akin to. Alam mo yan? That's why we're doing that sharing, para ma-inspire natin yung tao at ma-realize niya na mayroon talagang mangyayari sa kanya with relation to what other people's experience dito sa business natin. Clear ba yun? Okay. Pero, hindi lang natin makuklose ng deal kung ganito lang. Okay? Kulang pa yan eh. Kailangan ganito din. You have to use the right words. Di ba? Talk ka ng talk. Ikaw naman ito nagsisimula naman. Ay, yung mga pyramid kasi ma'am. Alam mo yun, mga ganyan, hindi mo na dapat sinasabi. Di ba? You have to use the right words. I-recruit mo lang ma'am. Yung mga ganon. Di ba? These are good words. But there are better words that you can use para mas maingganyo yung kliyente mo. Okay? Clear ba yun? Also, walang kwenta yung mga perfect words mo kung yung tone of voice mo, wala rin kwenta. Alam mo yun? Kunwari, example ha, nagko-close na ako. Ma'am, ang ganda ng system. Ang ganda, di ba? Kasi nga, dito pag nag-join ka, one account policy. Pag ikaw nag-join, meron akong pwedeng left and right lang tayo. So, talagang magkakaroon pa ng tao sa ilalim mo.
Ganun talaga yung system natin. Maganda mag-join ka na ngayon kasi talagang ito makakatulong sa buhay mo. Alam mo nga ganun? Am I using the right words? Yes. But do I have the right tone of voice? No. Diba? Pero pwede kahit sobrang iksi lang ng mga sinasabi mo, but your tone of voice is anchored to kung ano yung needs ng tao, baka hindi pa tapos yung sinasabi mo, maglabas ng check-in niya. Diba? Kunwari, ma'am, grabe nakaka-excite talaga. Diba? Nakakatuwa dito sa IM kasi single lang ang policy. Na-experience mo na before, diba? Three hits mong kembot-kembot. Diba? May mga ganun ka pa mga terms na mga hindi niya maintindihan. Pero nga, because of your tone, alam mo yon, yung networking kasi, it's not more of the right words and the right ano lang, but it's about, alam mo yan? May naiintindihan kayo eh. It's about transferring of feelings. Ganun ang networking. Hanggat hindi mo napaparamdam sa taong kausap mo, nagigil ka, ikaw mismo, gusto mo mag-join, walang mag-join. Ano yan? Dapat sila mismo makaramdam yan. Yung gaano kami kagigil kanina nung kita namin yung top 10, yung dapat ganun yung paramdaman yan. Ano ganun? Pag may kausap ka lang at ganun, yan? Paramdam mo sa kanila na, grabe nakaka-excite talaga dito. Imagine mo to, nag-join lang kahapon, sold out na lahat ng products niya. Kaya ikaw, pag nag-join ka, hindi malapit, taba-taba mo eh. Anong sabi? Ako ba yung client? Alam mo yun? Paramdam mo, imagine mo to, pag nag-join ka ngayon, bukas may malalagay na sa'yo, hindi natin masasabi. Baka mas masipag pa yan sa'yo. Kung ikaw, dalawa lang may anak mo, siya sampu. Alam mo yun? Kailangan ma-transfer mo yung feelings, and that will happen if you have the right tone of voice when you're saying the right words. Okay? So it's not just about saying the right words. Dapat meron ka pang tamang tone of voice. And eto, minsan, eto kasi yung mga bagay na, alam mo yun, minsan nakakalimutan lang natin. Parang akala na hindi naman kailangan yun. Wala naman yun. Dead ba lang yan? Pero eto, very important yan sa talk. Meron akong downline or leader na ganito. Pag nagtotalk ako, siya gigil na gigil. Siya nag-invite ha. Gigil na gigil. Wala siyang sinasabi. Alam mo ginagawa niya? Ganun lang! Seryoso! Seryoso! Pag nagtotalk ako, eto. May check ba siya? Alam mo? Seryoso yan. Kilala lang ano yan. Ganun lang siya. Walang sinasabi. Walang tone of voice, may facial expression lang. Alam mo yun, nata-transfer eh. Alam mo yung gaganon lang? Ramdam eh. Diba? Nagpe-paying eh. Nagpe-paying yung mga tao eh. Kinabukasan, naghahanap ng pangbayad eh. Alam mo yun? Facial expressions lang. Kasi nga sabi nga sa inyo, it's about transferring of feelings. So hanggat hindi mo yan natatransfer sa tao, walang magandang at effective na closing. At mangyayari yan kung ikaw at si Bridge is nagtatandem sa closing nyo. So dapat, lalo na kung maganda pa yung words na ginagamit mo, no? Tapos, right tone of voice pa. Tapos, biglang facial expression, oh, lupit. Oh, grabe talaga. So, kaya may isa-isa na ako dito. Pero don't overreact. Don't overreact. Pero, nakikita nyo ba? Yung sarili nyo? Kung halimbawa, yung talk mo kahapon na hindi nag-paying, ginawa mo yun. Tingin mo, mag-paying kaya siya? Yes! Baka mag-paying yun. Di ba? Try mo balikan, tapos pagbalik mo, ganunin mo. Grabe, friend, may sabi na sa'yo eh. Pag sumali ka talaga, malalagay kayo. Alam mo yun? Try mo. Tingnan natin kung hindi siya mag-join bukas. Saan pinakita ko na kasi yung sistema, di ba? Tingnan mo, oh. Ay, grabe. Puro ka lang grabe, puro lang lupet. Grabe lang. Grabe talaga. Pero, napaparamdam mo kasi. Na, pansinin yung mga magtotropa. Yung kung narin, basketball, di ba? Nagkakantsawan. Diba? Nagkakantsawan, nagsisigawan, nakala mo nag-aaway. Pero actually, usap na ano yun. Usap na motivational. Ha? Nagkaganon sila, nagsisigawan, nag-aanuhan.
pero nakakaintindihan sila. Bakit? Kasi nga, nagagamit yung mirror image. Diba? Ay, lapit mo! Alam mo, talaga nulukulukuusap? Para magsisigawan, nag-aaway, pero bakit? Kakaintindihan sila. Kasi nga, mini-mirror image, diba? Sabay may facial expression pa. Diba? Nagta-transfer, bukas gusto ulit mag-basketball kasi natalo. Alam mo yun, babakoy ako, hindi pwede yan, pre. Alam mo yan? So, kailangan gamitin mo yan lahat. Hindi na pwede na sabihin na natin, S ka. Alam niyo yung S? Yes. Sino yung mga S dito? Ako, S ako eh. Bakit? Bakit? Kayo nag-exam? Alam niyo yung, ano ko? Yeah. Yung mga AS, di ba? Minsan talaga, pag halimbawa nagtotok, hindi siya mag-work na S ka lang. Diba? Kaya nga tinuturo sa atin yung desk eh. Kumbaga lahat ng mga characters or personality para in time na kailanganin na maging I ka, eh kailangan mo maging I kahit S ka. So kumbaga gano'n siya eh. Kahit hindi mo comfort zone yung ganito na kailangan mong gano'n magsalita, you have to step out of your comfort zone kung ayaw mo magkaroon ng close deal. Make sense? Hindi pwedeng pa-demure-demure lang tayo all throughout. Ilang boyfriends na meron, pa-demure pa rin. Kailangan, step out of your comfort zone and isipin mo lagi, it's your business that we're talking about. It's not just about having a boyfriend or whatever. Negosyo mo eh. Ang purpose kung bakit ka nag-set ng appointment is para may maklose ng deal. Kung hindi ka magsa-step out sa comfort zone mo, na gawin mo to lahat para magkaroon ka ng close deal, 50-50 ang chance. Na? Kailangan mo talaga i-try eh. Try mo lang minsan lang, isang beses. Kung tahimik ka or hindi ka man ganito ganyan, hindi mo siya nagawa, try mo lang isang beses, tapos sabihan mo ko, text mo ko, my number is 0915-215, Kembot-Kembot. Text mo ko kung may napapayin ka. Kasi hindi malabo mangyari yun. Pag ginawa mo to, diba? Yun nga yun, walang sinabi. Tsura lang. Payin agad. Kailangan si Ate Lorena, no? Lorena. Ganyan yun. Ay, minsan tatayo pa yun. Tumatayo pa yung sofa niya eh. Dala-dala yung bag niya pa rin. Ganyan. Pero walang sinabi. Ito lang. Payin. Yeah? May nakagawa kaya? Yes. Ayun, the most used type of closing is ito. And it should always be this type of closing. Assumptive. Ganun talaga pag nasa sale ka. Kahit alam mo na ayaw pa nito, being assumptive na magjo-join niya. That's how you do sales. That's why when we're asking, puta po English ang English. But kaya, pag nagtatanong tayo, na kunwari, kausap mo yung client, tapos mo na yung presentation, hindi mo tinatanong, nagustuhan mo ba? Di ba hindi yung ganun tanong mo, or ganun ba tayo magtanong? Pag tinanong mo kasi siya, nagustuhan mo ba, may sasagot ba ng yes? Pwede sagutin ka niya ng yes, no? Nagustuhan mo ba? Yes, pwede siyang sasagot. Eh kung sumagot siya ng no, oh, edi wala. Wala lang deal. Pero kung ang tanong mo, ang ganda, no? That's leading questions. You're leading that person to answer what you want to hear. Sabi? Dinilid mo sila sa tanong mo para sabihin yung gusto mong marinig. That's how you do sales. Diba? Kailangan mo marinig sa kanila yung gusto mong marinig. And para marinig mo yan, kailangan yung tanong mo patungo dun sa sagot na yun. Dapat hindi yes or no. Okay, dapat leading lang. Kung baka, sasagutin mo ako, di ba? Ganon. Bukas may talk tayo, di ba? Sasagot pa yan ng no? Nag-diba ka eh. Ganon lang yun. Try mo siyang gamitin na strategy or way of asking questions pag nasa talk ka, lalo na pag nagko-close ka ng deal. Lalo na pag mabilis ka, magsalita. Kasi napaka-effective nun. So be assumptive, dapat nasa isip mo na lagi, APA 2029, come on over. Kaninong kotse po, APA?
2029. Wala, pakiflatan na lang yung bulong. Pakiflatan yung bulong, tapos ano. So, assumptive. Dapat lagi mo kiniklaim na lahat ng talk mo, pay-in yan. Kasi hindi ka naman nagpa-talk para makipag-usap lang. Diba? Hindi sana hindi ka na nagpa-Starbucks. Tabayin nyo na lang. Dapat lahat ng pay-ins mo, claim na yan lagi na pay-in. Okay? Clear ba yun? Yes. Alright. So, ito yung mga sample ng closing natin. Ha? Sample rebuttals. O, kunwari, ito yung mga tanong. Normal to na narinig natin, di ba? Pag magtotalk. Lalo na pag nag-ask ka na, mag-join ka ba? Kailan ka mag-start? Ano na? Nagustuhan mo ba? Anong package na gustuhan mo? Pag mga ganun ang talk na, ito yung mga normal na sinasagot natin sa kanila. Ha? Ang ganda, di ba? Pag-iisipan ko muna. O, ano lang yung sasagot mo? Ano? Marami. Ha? Kunwari, pag tinanong ka, sinagot ka niya, pag-iisipan ko muna, pwede mo tanongin anong pag-iisipan mo. Di ba nagustuhan mo naman? Nakakuha? Misa kasi pag narinig mo to, wala na. Hindi na ikaw sumasagot. At ano naman, sige, pag-isipan mo. Wala na. Tapos na yung usapan, friend. Di ba? Pag-iisipan mo na, sige, sige, bukas. Pag-iisipan mo. Mga ilang taon ba yan? Sunod na taon, nakita kayo ulit, nag-talk ulit. Ay, may ganun ako mausap sa Isabela. Tatlong beses ko na na-meet. Lagi sagot siya sa pag-iisipan mo, kuya, nagka-opisina na kami dito at lahat-lahat. Ano pa pinag-iisipan mo? Alam mo yun? Yeah? Kung mga ganun kausap mo, balik mo sa kanila kung ano yung sinagot nila sa'yo. Para marinig mo, para malaman mo, ano ba talaga? Bakit hindi ngayon? Eh, nagustuhan mo naman eh. So kung may pag-iisipan ka, ano yun? Para may katulong ka mag-isip, ako yun. Ito ba? Hahanap muna ako ng pwesto or tao. Anong normal na sinasagot natin dyan pang libat? Manarinig nga sa mga clients niya? Yeah? Grabe, ang ganda, no? Sobrang. Join ka na ngayon. Kuha ka ng franchise. Ay, maghanap muna ako ng pwesto or tao. Ah, sige, sige, sabihan mo ako pag may nahanap ka na. Ganun din, no? Galing mo ko sa... Yeah? Sige, sige. Ay, may tao. Huwag ganun. Kumbaga, ano pwede mong isagot dito? Ha? Actually, pwede ka naman maghanap habang ginagawa na yung food cart mo. 60 days naman yan eh. Yeah? Magpa-reserve ka na ngayon, bigay mo na sa akin yung check-in mo, 736. Pagawa ko na yung food cart mo ngayon, pero makana, maghanap ka 60 days. At least, pag may nahanap ka na ngayon, hindi ka magbabayad muna ng renta. Yeah? Yung mga ganun, daanin niyo sa kwento. Kasi totoo naman eh, pag yan naghanap ng pwesto, pwede, pa-reserve na lang ha, akin yan ha. Akin yan, bayad lang ako doon sa kabila para magkuha ng food cart. Pwede bang ganon? Ba? Akin na yan ha. Anong ginagawa pag nagpa-reserve ka? Magbabayad. Aandar na ba yung monthly niya? Aandar na. Pwede sabihin mo yun. Actually, pag nagpa-reserve ka sa mga locations na mga ganyan, aandar na talaga yung monthly mo. Kung ayaw mo masayang yung 2 months mo, mag-avail ka na ngayon. Para habang naghahanap ka, ang food cart mo, nare-ready na rin namin. Baka magsabay pa yan. Yung food cart mo, tsaka yung pwesto mo. At least walang masayang na pera. Ano? Tara, tara na. Tama ba? May natututunan? Yes. Nagamit nyo na ba yun before? May mga ganong rebuts? Ay, very good. Itatanong ko muna sa asawa ko, sa anak ko, sa kapatid ko, sa kapitbahay ko, sa aso ko. Yeah, may mga ganong kausap, eh, no? Anong sinasagot nyo dyan pag ganyan? Ha? Sino nakakita? Ano ba yung isagot? Ikaw, sir? Ah, sige po. Ah, sige. Alin lang, napalin lang. Gusto yung mga kanyang sagutan mo. Ano pa yung sagot? Oh, Kat. Schedule natin yung pagtatanungan mo. Yung asawa mo. Schedule natin yung asawa mo para i-discuss ko rin yung pinasend ko sa'yo. Ayun, di ba? Normally kasi nagagalan pag, halimbawa, partners, couple. So, kung gusto mo talaga na makuha yung sagot from that person, then set another schedule. Yeah? Pero, ang isa sa mga pinakamagandang tip, kung ayaw mo ng ganitong sagot sa huli,
isama mo kung sino magde-decide. Bata yan, may nanay na magde-decide yung mag-finance, isama mo si nanay, girl. Yeah? Para pagka tinanong ka, itatanong ko muna sa nanay ko, ayun mo, tanong mo na ngayon. Ngayon tayo mag-usap, bigyan ko kayo 2 minutes. I'll get back to you after. Alam mo yung ganun? Wala na kawala eh. Kasi kung nagustuhan niya, mag-go na yan. Andiyan naman yung deciding factor eh. Tama? Ito ba, wala akong kakilala or marirefer. Anong pwedeng isagot dyan? Wala akong kakilala, sir. Wala akong kakilala. Ano? Wala talaga akong kakilala, sir. Wala akong marirefer. Throat ako, isa lang. Alam mo yan? Eh, kung ka naman kailangan kausap, hindi ko kaya yan eh. Wala akong marirefer. Diba? Balikan mo siya. Pwede mong gamitin to. Ito, sample ko lang. I'm not saying na ito yung ginagawa ko dahil magaling na ako. Ang lahat ng sinasabi ko dito is based from my experiences sa pamimiso sa mga top earners dito sa IAM Worldwide. So nakukuha ko lang yung mga tips nila and yung mga strategies nila. Pwede mong gamitin ko na rin. For example, wala akong kakilala or wala akong marirefer. Sir, ano mas marami kakilala mo? Hindi. Ano yung sasagot nun? Hindi nga kakilala. Hindi marami ka pong marirefer. Tama po ba? Diba? Minsan kasi medyo close lang sila doon sa idea na kapitbahay ko lang, kamag-anak ko lang, kapatid. Diba? Yun lang kakilala na yun. Kasi yun lang yung kausang araw-araw. Pero hindi nila nakikita yung idea na meron silang malaking network. For example, ikaw to. Diba? May ulo, may kamay. Ikaw to. May 10 kang kakilala. Ngayon, yung 10 mo kakilala, may 10 ding kakilala. Ilan na yan? 100. Yung 100 nila kakilala, may 10 ding kakilala. Ilan na yan? Yung 1,000 nila kakilala, may 10 ding makakilala? Oh, hindi, ilan na yan? Yung 10,000 ba nila kakilala, may 10 ding kakilala? Oh, ilan na yan? 100,000. Yung 100,000 pa nilang kakilala, may 10 ding kakilala. Meron. Ito yung laki ng network mo. Tama? Sa 10 mo lang kakilala, pwede kang magkaroon ng 1 million na network. Ilan lang dyan kailangan mo? Tama? Kasi hindi kasi nila nakikita yan eh. Kaya importante na ikaw alam mo to para during the closing part, alam mo siya pa paano i-relay. Para ma-open mo yung mind nila, yung oo man, oh. Kasi normally, yung mga ganyan, you have to hit their subconscious mind lang naman eh. Para mapa-oo mo sila sa gusto natin mangyari. Kasi nga, pag nakuha mo yun, yung subconscious mind nila is mag-agree sa'yo na enter mo na yung, alam mo yun, yung soul nila. Tama ba ba? Ayan. Ito po, wala pa akong budget ngayon. Wala pa akong 11-2, wala pa akong 44-8 eh. Ano sinasabi mo, Sean? Pag mga ganyan yung mga tinatanong, sinasagot sa'yo. Sean, wala pa kasi yung budget eh. Gawa ng paraan. Kaya may facial expression, may ano eh, may tone of voice. Gawa ng paraan. Eh, ganun ha? Na-apply talaga yung training. Yeah? Pero try mong lagyan ng facial expression. Try mo nga, Sean, isang beses lang. Sabihin mo ulit yung sinabi mo. Grabe, gawin mo lang. Yeah? Or pwede mo sabihin, ano ba? Ano ba pwede mo sabihin dyan? Pang-rebut mo lang. Kung may gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Yeah. Or pwede mo sabihin, yun nga dapat yung pagtatakan mo eh. Nag-work ka ng 12 years, wala ka pa rin budget, friend. 11-2 lang.
Hindi ko pa natataka noon. 12 years. Ilang years nag-work? 12 years. Friend, 11-2, wala ka lang. Di ba ka nakakapakta kayo? Alam mo yan? Make sense? Pero huwag mo naman yung insulto yan, ha? Make sure na meron kang border na hindi pa rin nag-insulto. Kumbaga, you just let that person understand na, friend, dapat nga gumawa ka ng paraan eh. Kasi 12 years ka nagtatabaho, wala ka pa rin 11-2. Ano ba yan, friend? Next year ganyan ulit? Meet up tayo ulit, kape-kape. Tapos ganito, friend, wala pa rin akong 11-2. Friend, 13 years ka nag-work? Wala akong 11-2? Tapos ganun ulit, friend, hindi pa rin magagawa na paraan. Next month, next year, meet up ulit. Pre, wala na naman ako talaga. Well, 14 years ka na lang ako. Ano yan? Again, hit their self-conscious mind. But do not insult them. Okay? Make them understand na, kaya ako nga sinishare sa'yo yung I am, kasi kung wala kang budget, eto magbibigay sa'yo ng maraming budget. Sino dito yung walang budget dati? Ngayon, maraming budget dahil sa I Am Worldwide. Oo. Oh, eh, yung kwento mo, ako dati, friend, wala akong budget. But look at me now. Friend, wala niyo akong budget dati, pero dahil sa I Am Worldwide, nagkaroon ako ng kahit pa paano, sobra. Baka mangyari din sa'yo. Gawin mo naman paraan. Diba? Hindi naman keso sabi nila na pangit magsimula sa utang. May mga gano'n, mga kasabihan. Bakit magsimula na negosyo sa utang? Bakit yung mga negosyante hindi nangutang sa bangko? So pag nangutang ka sa bangko, exempted? Gano'n? Yeah? Hindi totoo yan. Yeah, we just settle with what we always hear with other people kasi mga kasabihan. Pero hindi yan yung totoo. Kasi lahat dito, hindi naman lahat, pero I myself started with utang para dito sa negosyo na. Okay? Ano ba? Wala ako tayo dyan. Busy ako. Shucks! John. Shucks! Tamang-tama! Yeah? Ibigay mo sa kanila yung benefit. Kumbaga, bakit mas kailangan mo yung I Am Worldwide kung wala kang time? Bakit? Kasi nga ako, nakapag-resign ako ng 10 months, ngayon I have all the time in the world. Yeah. Tama? Sino pang ganong experience? Dati walang oras, ngayon nag-I Am Worldwide na, I have all the time in the world. Woo! Diba? E di pwede mangyari sa kanya. Diba? Iparamdam mo yan, na kailangan niya to, kasi mas kailangan mo to kaysa sa akin. Alam mo yan? Baka di ko kaya yan, hindi ko linya yan. Sino dito matagal na sa I Am Worldwide? Ako lang ulit. So dito mga 2 months and above. Yan, marami. Kinaya nyo ba? Yes! O, hindi sabihan nyo siya. Pero kinaya ko. Kilala mo ko. Diba? Kilala mo ko? Ako si Poy. No? Kilala mo ko, pre. Talagang mabilis ako mawala ng gana, ganito, ganito. Pero dito sa I Am Worldwide, kinaya ko yung business. Alam mo, daanin mo sa kwento. Daanin mo sa testimonies mo. Sa story mo na may inspire siya. May nakukuha ba? Kasi minsan pag ito yung mga tanong na to, narinig mo, talagang isasagot mo, sige pag-isipan mo muna. Pero kung hindi mo alam yung mga ganong rebuts, wala eh. Kasi pwede, sabihin ko niya, pag-iisipan ko muna. Pero ano ba pag-iisipan mo? Ay, hindi kasi hahanap ako ng pwesto, kembag. At talaga, kasi wala talagang budget pre. Oh, at least narinig ko, wala ka palang budget. Kaya pala hindi ka mag-join, di ba? Alam mo yun? At least marunong ka mag-rebut kahit 3 beses lang. Para makuha mo lang kung ano ba, bakit pag-iisipan mo. Kasi, wala kang pwesto. Yun pala talaga. At least, alam natin. Di ba? Hindi mo nakukulitin, no? Pre, ano ba? Mag-join ka na ba? Pilit ka ng pilit, i-squeeze mo tong tao, eh wala nga ang budget pala eh. Yeah? Pero malalaman mo yan pag kaya mo siyang sagutin yung mga sinasagot niya sa'yo para makuha mo yung pinaka-main reason bakit hindi man kaya ngayon.
Kasi kung may budget yan, pwede mo siyang ipapihin. Make sense? Ayun. So next, no? Sa deal, make it simple. Marami kasi ako naririnig na talk na ang haba ng closing. Alam mo yung closing, parang isang oras. Ha? Ang closing kasi normally should take 15 minutes. Maximum. Diba? Dapat yung closing mo, mabilisan lang. Okay? So make it simple. Ha? Kunwari, pwede kang gumamit, eto nakuha ko to kay Mentor Grecia, gumamit ka ng pattern ng closing script mo, pero dapat hindi siya mukhang scripted. Yeah, kunwari, ang lagi niya sinasabi, sa simula, ang ganda, di ba? Pwede nga lang, simula mo, ang ganda, di ba? Ngayon, gamitan mo ng power of options. Provide options ka. Di ba? Ngayon, dahil nagustuhan mo, ano yung package na nagustuhan mo? Gold, platinum, kembot. Alam mo yung ganun? So, bigay ka ng options para sa yung magbibigay sa'yo ng sagot kung ano nagustuhan niya. Di ba? So, you can make use of a pattern para magkaroon ka ng flow ng closing mo at kahit mawala ka man, alam mo kung saan ka ulit babalik kasi nga napapractice mo yung closing mo na ganun. Di ba? So, i-try mo magkaroon ng pattern. Magsimula ka dun sa nagustuhan mo or ang ganda, di ba? Tapos ano yung package, ano yung mode of payment, start na natin. Yung ganun lang, simple lang, diretsahan. Di ba? And make sure nyo, pag nagdating sa closing na, iwasan natin yung masyadong maraming kwento. Hanggat hindi mo kasi, di ba kanina, closing is signing of ano yung paper or giving money, ganun yung closing, di ba? Hanggat hindi mo yan nakukuha, yung yes niya, yung commitment niya, or yung bayad niya, or magjo-join siya, yung sagot na yon, huwag ka muna magkwento ng marami. Kasi baka mawala yung momentum mo sa pagkuklose. Dapat yung closing mo dire-diretso. Pagka sumagot siya, actually friend, pag-iisipan ko pa, try mo i-rebat. Actually friend, wala akong pera. O, at least alam mo na. O, ngayon magkwentuhan tayo. Yung ganon. Yeah? So, huwag yung sa closing mo lang, ang dami ng kwento agad. Ito lang naman isa akin. Eh, depende naman sa inyo kung gusto niyo siyang i-try. Pero kung gusto niyo siyang i-try, try niyo ng 1 month. Pag gumana, hindi maganda. Pag hindi, do it your way. Okay, make sense? Power of nothing. Di ba? Kunwari, nagko-close ka na. Ang ganda, di ba? No? Grabe. Malakas yung power of nothing. Para siyang, ano din, yung mirror and match. Para siyang ganun. Diba? So next, eto yung mga options na pwede mong sabihin. Pwede mong i-offer sa kanya yung positioning or power legging. So yun nga, paano ba tayo mag-close? Start ka na ngayon para yung position na to marireserve mo para kung meron may kaming maire-refer, automatic kasi malalagyan ka sa ilalim mo. So yun, pwede mo yung gamitin as your closing spiel. Yeah? Kaya may mga closing spiel yung most of the time eh. Kasi nga pag na-practice mo na yun, pwede mo na yun idire-diretso hanggang sa maging smooth na siya na parang nasa sistema mo na pagdating na sa closing, ganito yung lagi mong sinasabi. Di ba? Na eventually magmumukha na lang siyang parang nakipag-converse ka na lang sa tao. Cut-off. Pwede mo na yung gamitin ito. Alam niyo ba kung kailan yung cut-off? Every? Okay. Tuesday until Monday next week. So, anong pwede mong gamitin na closing spiel pagdating sa cut-off? Kunwari, ayun, today is Saturday. Friend, join ka na. Maganda kung ngayon ka mag-join kasi may Sunday tsaka Monday pa. 2 days, friend, no? Pag may na-refer ka na dalawa, alam mo, may check-in ka next week. Ang bilis, no? Diba? Alam mo yun na lang? Diba? Kasi ang common na nakukuha kong sagot lagi pag ganun yung ginagamit ko, ang bilis. Meron na agad. Kasi ang gusto naman ng tao, pag namuhunan ako, kailan ang balik niyan? Ngayon, nagkukwento ko sa iyo, pag namuhunan ka ngayon, 4 na araw, bago cut off, join ka na, hanap pa ng 2 tao, may check-in ka next week. Diba? Tingin mo hindi siya ma-excite? Hindi. Wala sumasagot. Diba? Ano ba? Preferred package, ha? Kung ano ang package niya. Ano ba mga packages natin? Bronze, copper, silver. Yan, itiitingin yung gold. Pero syempre, i-offer mo yung best sellers natin muna, ha?
Mode of payment, sense of urgency, calendar for clients without capital. So, pwede kunwari, gamitin mo pag nag-closing ka, for example, ah, using all of these, pwede mo sabihin ito kunwari, ang ganda, di ba? Sobrang ganda. Kaya ang dami nag-join dito sa IAM Worldwide eh. Ngayon, pag ikaw, na-reserve mo itong slot na to, pwede ka malagyan ng spill eh. Automatic yan kasi one account policy lang tayo. Ngayon, sa narinig mo, ano yung nagustuhan mo dyan, copper or gold? Copper or gold? Gold or platinum? Power of options, di ba? Gold or platinum? Kaya sa tanongin mo, ang ganda ng platinum, no? Eh, wala yung option, di ba? Eh, paano kung hindi siya naganda sa platinum, nagustuhan nyo talaga is gold, di ba? At least ito, may options. Kung ayaw nyo ang platinum, makakapag-isip pa siya ng pwede kang sasagot. That's subconscious mind talaga, innate yan sa tao na ganun talaga tayo eh. Pag binigyan tayo ng options, sasagot tayo ng isa dyan sa mga options na yan. Kunwari, ano na gusto mo na package? Gold or platinum? Ah, platinum. Oh, maganda din para 112 yung ano mo, punan mo. Tapos pagka may apat ka na, may 152 ka na. Yeah. Ngayon, pwede ka mag-cash ba or credit card or check? Power of options pa rin. Pwede ka dito mag-cash, credit card, or check. Ah, magka-cash ka? O sige, ito form. Pa-fill out na lang. Diba? Sino nagsabi mag-cash siya? Siya. Hindi naman ikaw eh. Sino nagsabi magpa-platinum siya? Siya. Hindi naman ikaw, diba? Nagiging assumptive ka lang sa closing mo. Na ito, magpa-platinum to, magka-cash to. Dinaan mo siya sa power of options. Diba? Binigay mo siya ng options ng package, mode of payment. Ngayon, nung binigay mo na yung form, ang sagot, ngayon na to. Yung mga ganun, di ba? Ngayon, pwede mong i-rebut dyan para to confirm na nagustuhan niya. Diba? Di ba nagustuhan mo naman? Bakit hindi pa ngayon? Mas maganda ngayon. Nakakuha? Yes. Yun yung pwede mong gamitin pag mga ganun yung mga sagutan niya. Pero pag may sinagot pa siya ulit, ngayon na talaga? Di ba nagustuhan mo naman? Ulit. Pwede mo na lang gawan ulit ng another question na confirming pa rin sa ginawa natin na nagustuhan niya. Tsaka yung maramdaman niya yung sense of urgency. Kasi friend, imagine mo ta, sumali ka ngayon, magkano po unan? 44.8. Next week. 44.8. Next week ulit. 44.8. Wala naman nagbago eh. Anong nasayang mo? Time. Nagustuhan mo naman, di ba? Bakit hindi mo pasimulan? Ito na yung sinunod mo na ito. Nakuha? Pero kailangan ulit, you have to be confident. I-claim mo yan. Kasi kahit ganun yung pagkakasabi mo, ganito ma'am, pwede ka na. Ang ganda, di ba? Ang ganda. Ang ganda. Ngayon, dami talaga na sumasali sa IAM Worldwide dito. Kaya, magustuhan mo na ma-reserve mo yung slot mo. Ngayon, pagka nag-join ka, baka malagyan ka bukas. Tapos, anong package po na gusto niyo? Gold? Platinum? Ha? Platinum? Para 152 yung money back mo. Magka-cash po ba kayo? Credit card or check-in? Ha? Magka-credit card? Join ka na po. Parehas ang sinabi ko. Pero naramdaman niyo yung pinakaiba ng dalawa? Tone of voice. Facial expression mo, right words. Kahit parehas tayo ng sinabi, pero kung iba yung paraan ng pagkakasabi ko, pwedeng magkaiba tayo ng resulta. Make sense? Kaya siguro wala tayo napapapain. Kaya siguro wala tayo napapa on the spot. Kasi nga, tama yung sinasabi ko, but it's not the right manner of saying and sharing the business to someone. You don't feel excited eh. Na? So kung excited ka, iparamdam mo. Iparamdam mo yan habang nagko-close ka. Kasi hanggang hindi nararamdaman yan ang tao, hindi yan mag-join. Make sense? Ito na my calendar for clients without capital. Pwede mo silang sabihin, kunwari, wala pa kasi akong pera eh. Diba? Pwede mo silang tanungin, kailan ka magkakaroon ng pera? Next week, kaya mong gawan ng paraan? Alam mo yan? Bigyan mo sila ng ultimatum para hindi sila yung gagawin ko ng paraan pero 1 year after tsaka nagkaroon ng pera. Wala ng 11 to 44.8 na lang. Ayun, nakulang mong pera ko, friend eh. Gawin ko ulit ang paraan.
Diba? Ikaw magbigay ng time frame. Hindi pwede yung, sige, gawan mo ng paraan, sabihan mo ako agad. Pwede mo sabihin, gawan mo ng paraan within 1 week para ma-reserve natin yung slot mo. Kaya, kaya yan eh. Alam mo yung ganon? Ganon ka dapat magbigay ng, ano tawag doon, parang ano mo, parang ultimatum date mo for your client para mag-join. Tapos make sure na may follow-up. Diba? Hindi lang kesyo sinabihan mo siya, eh wala na, hindi mo na fa-follow up, hindi mo na tatawagan, hindi mo na kukontakin. So make sure na i-follow up mo siya. Make sense ba? Yes! Next! Remember, ito last na lang to. Mga parting words. Closing starts from the very first meet-up. Yun nga yung sabi ko kanina, sa tee-up pa lang, pwede mo na ma-close eh. Diba? So, kung doon pa lang sa tee-up, na-close mo na yung deal, smooth na lang yan. Diba? Lalo na kung tamang prospect. Kasi kahit gano'ng kaganda yung tee-up mo, kung hindi naman yung tamang prospect, eh, hindi yan magiging effective na talk. Pero hindi naman lahat kasi is maling prospect. Naniniwala ba kayo na walang maling prospect? Yes. Ano lang? Maling prospect lang talaga. Walang maling prospect. Maling timing lang sa prospect mo. Okay? Kasi yung ate ko nga, yung ate ko, may tamang timing sa prospect. Hindi mo siya yung tamang tao ngayon, but maybe next month. Or maybe next year. Okay? So do not burn the bridge. So, dapat sa simula pa lang, i-close mo na yung deal. Okay? Make sure na maganda yung pag-tee-up mo sa client mo. To the presentation up to the end. Minsan kasi yung nasa mindset lang natin is, pag-closing na, dyan na tayo lumabas lahat. Dyan na tayo mag, ano, alam mo yun, nagsisilabasan na lahat ng mga aura. Tapos yung closing na eh, last part na eh. Hindi ganon. Dapat sa simula pa lang, ando na tayo na intact na kayo, nagtatandem na kayo ni upline para makuha na yung loob niya, simula pa lang gustong-gusto ko na yung marinig. Ano ba yan? Diba? Ngayon, sinisimula mo na yung talk, lalo pa lalong nagagandaan yung client, nung huli, ang ganda-ganda lalo ng closing mo kasi naramdaman niya, parang kailangan na kailangan ko nga ito. Sa sitwasyon ko ngayon, parang ito yata yung sagot sa lahat ng mga prayers ko. Hindi malabo magkakaroon ka ng pain. Hindi man on the spot, pero malamang magbabayad yan sunod na araw or susunod na linggo. Next is, don't miss the chance, close it, seal the deal. Okay? Make sense ba? Yes. So, kailangan sa simula pa lang, nako-close mo na yung deal hanggang sa dulo. And you know what's the best way to make other people feel na importante sa kanila yung business and para ma-relate nila yung sarili nila sa ginagawa natin is to share your testimony. That's what sells, di ba? That's what counts. Alam mo, naalala ko when I went to one of my groups sa Isabela, noon dati pa, may napapayin kami yung isang babae, tapos nagbayad siya kinabukasan. Kinabukasan, tinanong ko. Sabi ko, ano naalala mo sa pinag-usapan natin? Ah, naalala ko, taga-call center kayo. Yun lang yung naalala sa dinami-dami na pinag-usapan namin. Kasi nga, testimony sales eh. Diba? Kaya, sabi nga ni Chinkitan, if you're going to present a business proposal to your client, make sure you get 75% of your time talking about testimonies, success stories of other people, experiences. Kaya pag nakikita nyo yung presentation natin, may mga tao-tao doon. Yeah, kinakwento mo. Bakit? Kasi nga, yun yung maaalala. Pag uwi niya, hindi niya maaalala yung check match. Kaya pag uwi niya, hindi niya maaalala yung rebates. Ang maaalala niya, call center kagaling. Ganon. Yeah, na-experience niya na yun. Kaya dito, pagkadating sa products, wala tayong ang products natin or learning natin yung orak value niya ganito. Yung HCA niya, 50% ng ganito ganyan. Wala masyadong ganun, di ba? We focus more on testimonies. Kasi aanin mo yung orak value na yun, hindi yan papasok sa utak ko. Di ba? Pero if you tell me about people using your products,
and telling me that it's effective, like ang mare, sinel, andito pala sinel, yeah? Kwento mo yon, tingin mo hindi niya maalala yon pag uwi niya? Maalala niya yun. Diba? And that what's count, what count? Yun yung nabibilang. So, kasi ako, noon nagsa-start ako sa ganito, medyo ako nang, huwag mo nang ikwento yan, tanggalin mo na yan sa presentation. Yung mga tao-tao sa presentation, para sa iba kasi parang walang dating yan eh. Tagal-tagal lang yan, papahaba lang yan. Pero actually, yun yung mga naaalala ng mga taong kausap mo pag-uwi nila. Diba? Yun yung bigyan mo din ng pansin. Kasi nga, 75% dapat yung testimony sa presentation mo, 25% yung pinaka-technical niyan. Kasi pag nagustuhan nila yung testimony sa mga taong nagiging successful dito, from rags to riches, from employment to time freedom, diba? From being unhealthy to being healthy, yun yung maaalala nila pag-uwi nila at pwedeng maisipan nila yon at makapag-decide sila to start tomorrow. Make sense? Yes. May nakukuha ba kayo? Yes. Ayan. So lastly, pakibasa nga ulit. Okay, it's not enough. We must apply. Willing is not enough. We must do. Bruce Lee. Willing is Bruce Lee. Okay? So, hindi lang tama na ito, narinig mo lang, napag-usapan na natin, nakapagsulat ka kung anong pinag-usapan natin dito, na-video mo, na-record mo, hindi yan enough. Okay? What matters after this is kung ina-apply mo yung napakinggan mo sa mga trainings. Kasi marami dito, nag-a-attend ng trainings natin, pero at the end of the day, they just attended the training. Okay? Para lang yung nagbabasa ka ng libro eh. Pag nagbasa ka daw ng libro, it's not just reading the book itself. You should understand what you read and learn the things that you've read. Nag-isip ng English ka naman. Diba? Normal yun? Huh? Pag binasa mo yan, walang kwento yan, kung binasa mo lang, kailangan naraling mo yan, i-apply mo. Ganon din dito sa training, alalahanin nyo, libre to. Diba? Take advantage yung mga nito. Lahat na naririnig nyo, kasi ako, I've been into training sa call center, but I've never heard such trainings like this dati. At malaking tulong, kahit hindi lang sa presentation ko, or sa talk ko, or sa business ko. Pati sa daily na ginagawa mo. So make sure na ina-apply mo lahat. Kayo yung tipong, yung mga facial expressions, yung mga tone of voice, i-apply mo. Pagkausap mo mama yung mama, ma, grabe, late ako na uwi. Yeah? Until such time, magiging, alam mo yun, magiging normal na lang siya sa'yo. Pag nagko-close ka, papansin mo sarili mo, eh, ba't ganun na ako mag-close? Ang lupe. Yeah? Ano nga siya eh. Parang naalala ko din na nag-start ako sa call center, siyempre, hindi ako ganun kagaling mag-English eh. Kasi 83 lang pinakamataas ko na score sa English eh. Sa school. Tapos, nagko-calls na. Pag nagko-calls ako, eto yung desk ko, nakaganon. Thank you for calling. My name is Boy. Ganun lang. Pero yung mga trainings kasi, inaaral mo hanggang sa ikaw na yung sumisigaw sa buong floor. Thank you for calling. My name is Boy. Gumana naman eh. Kasi nga, nagiging habit mo na siya eh. Kumbaga, napapasok mo sa sistema mo yung tinuturo sa'yo. So, yun yung dapat mong gawin, hindi lang yung attend lang tayo ng training. Okay ba yan? So, bukas na, nagkikita tayo with facial expressions, you know, like that. I hope you've learned something about the training today. Thank you, guys!